Mga pare ko, sa mga nagdi-DIY lang ng pagre-repair ng kanilang motor, ay maganda po na alam po natin to. So pag may problema po tayo sa ating baterya na naglolobat at hindi nagkakarga, or either naman ay nag-over voltage, kumbaga yung binibigay na supply o yung pagkakarga sa ating baterya ay umaabot po na lampas 14.5, ay mga pare ko, may problema po yung ating charging system. At isa po sa mga dahilan niyan ay itong ating rectifier regulator ay may problema na po at may sira na po to. So kung wala po kayong masyadong experience sa pagtetest nito, ang pinakamaganda pong gawin at nire-recommend ako pong gawin ay magpalit po kayo ng inyong rectifier regulator. So hindi ko naman po sinasabi na mamili po kayo. Kaya nga po naandyan ang inyong mga kamag-anak, naandyan po ang inyong mga kaibigan na maaari nyo pong hiraman. So hiramin nyo muna po at palitan nyo po itong inyong nakalagay ngayon sa inyong rectifier regulator. So ito na nga at manghihiram tayo sa ating tropa ng rectifier regulator niya at isasalbak natin dito upang malaman natin kung ito ba ay may problema. Itong nakakabit sa atin mismo. Then ito na, binuksan natin yung ating rectifier regulator at nakita po natin na ito. Ayan. And then syempre, hihiram po tayo sa ating tropa at ito po yung ating nasa tropa. So ngayon mga pare ko, ang tanong dito, ito bang rectifier regulator na to ay pwedeng ikabit dito. Kung makikita po natin sa kanyang physical appearance ay parehong-pareho. Ayan mga pare ko, parehong-pareho yung kanyang itsura. So ito mga pare ko, at parehong-pareho nga yung kanyang itsura. Ayan, and then once na tinanggal mo siya, ayun, makikita mo, ayun, look alike na look alike. At 4 pins din po yung kanyang pins. Ayan, and then ito ay pwede mong isalpak dito, ayan, mga pare ko, dahil sukat na sukat po siya. So ang tanong mga pare ko, ito po ba ay pwede niyong gamitin pamalit dito sa isa na to? Ang sagot po natin, unang-una ay hindi niyo po sila pwedeng pagpalitin dahil magkaiba po sila ng wiring. Ayan mga pare ko. And then yung pangalawa, pwede niyo po silang pagpalitin kung pagpapalitin niyo rin po yung kanilang wiring. So makikita niyo mga pare ko, ano ba yung una yung napapansin sa kanilang dalawa? Magkaiba po sila ng kulay. At ito po ay kulay black. At ito naman po ay kulay green. So technically mga pare ko, ito po ay mayroong color coding at hindi po sila magkapareho. At para lalo po natin maunawaan, itong ating mga ginagawang video ay hindi po mawawala ang refresher. At magre-refresher po tayo kung ano po ba talaga yung trabaho ng ating rectifier regulator. So hindi lang po ganito. Ito po ay rectifier regulator din po. Ito rin po, kahit na po parin-pareho po yan, ito rin po ay rectifier regulator. So ang trabaho po nito ay i-convert yung kuryente na nanggagaling sa stator, which is AC or alternating current. Yung wave niya po ay paganun. And then i-convert niya po sa DC, which is yung direct current po. At ganun na po yung kanyang wave. At upang ma-charge po yung ating baterya, at mapailaw po yung ating mga inaw, mapagana po yung ating mga busina. Kasi ang kailangan po nyon is DC or direct current. So ngayon mga pare ko, tingnan nyo po yung wiring nito. Itong wiring nito is may apat. Dito sa ibabaw is kulay red. And then dito naman sa kabila is kulay yellow. At sa baba naman po is kulay white. And then dito naman po sa kabila is kulay green. So kung familiar na po tayo sa ating wiring, ayan mga pare ko, alam nyo na po kung anong dumadaloy o anong kuryente yung dumadaloy sa mga wiring na yan. Kaya alamin po natin kung saan ang galing at saan pupunta itong mga wire na to. At ito po ay exclusive lamang sa kulay black na rectifier regulator. So ulitin po natin mga pare ko, para lang po dito to sa kulay black. At nag-provide na po tayo ng wiring diagram. Ito po. At ito po yung ating rectifier regulator. At apat po yan. At ito rin po ay apat. So unahin na po natin yung kulay red. Yung kulay red po mga pare ko, ito po yung positive. At pupunta po yan sa ating baterya. At siya rin po yung magsusupply ng kuryente dito sa ating ignition switch papunta sa ating ACC. So positive po siya, kulay red. And then ito pong sa ilalim, kulay green. So alam naman po natin yung kulay green, ito po ay ground. So dito wala pong kulay green. Ang ano niya po dito is kulay black lang po. Ayan o mga pare ko. Ground siya, ayan, sa baba yan. At pupunta naman po siya sa negative side
ng ating baterya. Ayan, malinaw mga pare kuya. And then, anong susunod natin? Itong kulay yellow. Itong kulay yellow mga pare kuya ay galing po ito ng stator. Ayan o. Nag-produce po ng kuryente at ayun na po, dumaan muna po siya ng rectifier regulator para po masuplayan yung ating mga headlight, taillight at kung ano-ano pa pong mga light-light dyan ayan, na pwede niyang supplyan. So, supposed to be sa ating mga motor, ito, headlight, hindi po magkakamali dito. Yan po lagi ang sinusupplyan ng ating yellow wire. Ayan, oh. And then lastly, mga pare ko, ito, yung kulay puti. Ayan, oh. Itong puti na po ito, ito po yan mga pare ko. Galing din po yan ng stator at yan naman po talaga yung pang-charge. So yan, malakas na kuryente yan. Yan po yung mag-charge ng ating baterya. So yung mga pare ko, malinaw na malinaw kung saan nang galing itong mga wire na to at saan siya pupunta. Then sunod naman po natin yung kulay green na rectifier regulator. Dito naman sa green, kung makikita nyo, ay magkaiba sila ng wiring connection sa black. Dahil dito, yung green at puti ay magkasama sa ibabaw. Samantalang yung dilaw at pula naman ay magkasama sa ilalim. Pero pareho lang din po sila ng black na yung kanilang wiring connection ay isa lang po yung pupuntahan at panggagalingan. Na alam naman po natin, yung kulay green, yan po ay ground. So pupunta po siya sa negative side ng ating baterya. And then yung pula naman po, yan po ay positive. So yan po ay pupunta sa positive side ng ating baterya. And then yung kulay yellow, yan po ay galing stator at pupunta po yan sa headlight at iba pa po nating ilaw. And then yung kulay puti, yan din po ay galing stator at yan naman po mag-charge po ng ating baterya. So technically, pareho lang din po sila ng kulay black in terms of function ng mga color coding ng kanilang wire. So ayan mga pare ko at nakita po natin na hindi po basta-basta mapagpapalit itong dalawa na to na kahit na po sila ay magkamukha at halos parehong-pareho dahil magkaiba po yung kanilang wiring. Kung makikita nyo mga pare ko yung dalawa sa taas eh, no? Dito green, so ground po siya, mantalang po dito ay red, so positive po siya. Then sa kabila naman po, ayun makikita nyo, white color po yung kabila. Then dito naman po yung kabila is kulay yellow. Then sa baba naman po, ito pong kulay green mga pare ko is kulay yellow. At dito naman po sa kabila ay kulay white. And then sa kabila naman is kulay red. At ito naman ay kulay green. So makikita nyo mga pare ko, hindi ho sila magkapareho. Kaya once na kinabit nyo ito dito or either ito dito nang hindi nyo po ginagalaw yung kanyang connection, ang mangyayari po, magkakaroon po kayo ng grounding or either naman na hindi dadaloy yung kuryente sa tamang pupuntahan niya. So ano mangyayari mga pare ko, dyan na po masisira itong inyong rectifier regulator or either naman yung stator nyo naman ang masisira. So hindi pa po natin alam kung ano pa po yung tatamaan kasi hindi po yung tamang pupuntahan ng kuryente at iba po yung wiring niya. So ayun mga pare ko, kaya hindi nyo po siya pwedeng pagbaliktarin nang basta-basta. Pwede nyo silang pagpalitin mga pare ko, kaso imo-modify nyo po itong pinakasaksakan niya dahil itatama nyo po siya according po sa kanyang wiring ay mga pare ko. Dahil kung ito po ang nakakabit sa inyo, kung yung kulay green, so ganito po yung inyong wiring, ay ito'y sasaksak mo. Kaya ang gagawin mo mga pare ko, dito ay mag-modify ka or magpapalit-palit ka ng wiring connection dahil hindi mo naman magagalaw ito eh. So dito ka mag-a-adjust sa inyong socket ay mga pare ko. At itama nyo po kung ano po yung kanyang wiring dito. So yung mga pare ko, picturean nyo po to at baka magamit nyo po for future reference. So ayan mga pare ko, picturean nyo na po siya. Eh kuya, bakit naman po ganyan? Pareho-pareho po siya pero magkaiba po yung kanyang wiring. Kung makikita nyo mga pare ko, ayan o, isang kulay green at isang kulay black. Yan po tinatawag nating color coding at wala pong iniwan din yan sa mga wire. Makikita nyo, halos pare-pareho yan. Oh. Magkakamukha yan. Nagkakatalo po yan sa color coding. Kaya malalaman mo kung ano ang dumadaloy dito. At the same time, mga pare ko, kahit naman po yung ganitong rectifier regulator, kung makikita nyo, magkakaiba rin po yung kanilang color coding sa mga wire. Meron pa mga 4 wires lang nito. O even more, mas marami pang wire. So, tagan din po dito, mga pare ko. So, depende po yan sa gumawa ng ating motor at kung ano po yung kanyang design.
Kaya ang payo ko po sa inyo mga pare ko ay bago po kayo magkabit ng ibang pyesa o ibang parts na galing sa ibang motor o kahit tulad ay tingnan nyo mabuti kung ano yung inyong wiring diagram. Ayan o. Dahil dyan po talaga babase kung tama po ba ang ikakabit nyo na pyesa o ipapalit nyo na pyesa sa inyong motor. Kaya sa susunod po, pag tayo naman po yung nag-design, ang kulay naman po nito ay kulay pink at babaguhin naman po natin yung wiring. Or either naman ito ay kulay red. So yan mga pare ko, magkalaban po na magkalaban yung dalawa na yan. So ayan mga pare ko, sa susunod po na magpapalit po tayo ng pyesa at hindi po original yung ating ipapalit, ay alamin muna po natin kung ano yung kanyang wiring diagram para hindi po tayo masiraan ng ating motor. So ay, sorry mga pare ko, hindi po ito, mali po ito. Magkakaroon po ng grounding itong ating motor at may masisira po sa ating motor. Kaya ang ilalagay ko po ay yung tama pong pyesa para sa kanya. So hanggang dito lang po yung aking video. At maraming salamat po sa panonood. So, paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam!